Loton, Manila. Lagi tayong nakakakita sa mga karatula ng jeep at isinisigaw ng mga barker ang pangalan o salitang Loton. Pero sino ba si Loton? At saan ba itong Loton? Noong panahon ng mga Espanyol, ang orihinal na pangalan nito ay ang Plaza de la Cuartel, hanggang sa pinilitan ito ng Plaza Loton noong panahon ng mga Amerikano. Ang Plaza Loton ay ipinangalan kay Henry Ware Loton, isang Amerikanong general noong panahon ng Philippine-American War. Pero, sino ba si Henry Ware Loton? At ano ba ang naging role niya sa kasaysayan ng Pilipinas? Halina't sagutin na natin ang mga tanong na hindi tinatanong dito sa Kultura at Kasaysayan. Si Henry Ware Loton ay isang Amerikanong general na nagsilbi sa American Civil War, Apache War, Spanish-American War, at huli ang Philippine-American War. Isa siya sa pinaka-decorated na sundalo ng mga Amerikano. Si Loton ang makakahuli sa isa sa pinakakilalang Apache leader na si Geronimo. Tandaan na, wala siyang kinalaman or connection kay Sarah Geronimo. So bago tayo bumalik kay Loton, puntahan na muna natin si Geronimo kasi may mahalaga siyang papel mamaya eh. Si Geronimo ay isang leader ng mga Apache na nakipaglaban una sa mga Meksikano tapos sa mga Amerikano upang maproteksyonan ang kanilang lupain. Ginamit ni Loton ang Apache Scouts upang hanapin si Geronimo at kinumbinsi ni First Lieutenant Charles B. Gatewood na sumuko na si Geronimo. Ngunit tumanggi siya at kakausapin lamang ang mga mas mataas na otoridad. At yun ay si General Nelson A. Miles, captain pa lang si Loton ng mga panahon na ito. Nang mga panahon din na yan, one fourth ng US Army ang pilit na hinanap siya at ang kanyang mga tagasunod. Si Loton ang nag-escort kay Geronimo, ngunit hindi naman niya inangkin na siya ang nakahuli kay Geronimo. Noong September 4, 1886, siya ang pinakahuling Native American leader na sumuko at nanatili bilang prisoner of war sa huling 23 years ng kanyang buhay. Balik tayo kay Loton. Matapos ang labanan sa El Caney, Cuba, na naging bahagi ng Spanish-American War, ay pinadala si Loton sa Pilipinas kasama ang kanyang pamilya at magiging under na siya ni Commander Elwell S. Otis. Sa labanan sa Santa Cruz, Laguna, na ipanalo nila ito at naputol ang komunikasyon sa mga puwersa ni Aguinaldo sa Cavite at ang pag-atras ng puwersa ni General Juan Cailes patungo sa Pagsanhan, Laguna. Sa labanan sa Zapote River, naganap ang ikalawang pinakamalaking labanan noong Philippine-American War. Nasa 3,000 ang puwersa ng mga Amerikano na nagtungo sa Zapote River. Sa kabilang banda naman ng Zapote Bridge, ay ang 4,000 o 5,000 na puwersa ng mga Pilipino sa pamumuno ni General Artemio Ricarte at General Mariano Noriel. Gumamit ng mga trenchera o trenches ang mga Pilipino at sinira nila ang tulay gamit ang kanyon na naiwan ng mga Espanyol. Ang Zapote Bridge ay ang isa sa mga daan upang mapasok ang lalawigan ng Cavite. Ito ang layuning mapasok ng mga Amerikano dahil kilala itong stronghold ng mga revolusyonaryo. Tinawag ito ni Loton bilang A Beautiful Battle. Tandaan natin, ang labanan sa Zapote River o Zapote Bridge noong 1899 ay tinawag niyang A Beautiful Battle. Ang Zapote River ang naghihiwalay sa lungsod ng Las Piñas at sa Bacoor, Cavite. Sa huli, natalo ang mga Pilipino nang dumating ang mga barkong pandigma ng mga Amerikano. Sa kanyang pamumuno, nabawi rin ng mga Amerikano ang San Isidro Nueva Ecija sa mga revolusyonaryong Pilipino. Katulad sa Santa Cruz, pagod at ubos ang supply sa mga Amerikano sa mga labanan. Nasensor din ng Amerika ang mga balita na lumalabas sa Pilipinas. Partikular na rin ang balita na kakailanganin daw ng 75,000 o sa iba daw 125,000 na tropang Amerikano upang mapasipay o mapasunod ang mga tao sa Pilipinas. Kung lumabas ito, magiging taliwas ito sa mga sinasabi ni Commander Elwell S. Otis. Habang nasa labanan sa Paye sa San Mateo, Rizal, ginusto ni Loton na makita ang mga trenches at lumapit siya ng hindi kumulang na 300 metro o yards. Binalaan na siya ng kanyang mga kasama na may mga Pilipino na malapit sa lugar. Namatay si Henry Ware Loton sa labanan sa Paye o labanan sa San Mateo, Rizal, noong December 19, 1899.
Ito ay matapos mabaril ng Tiradores de la Muerte o mas kilalang Luna Sharpshooters sa pamumuno ni Liserio Jeronimo. At ang balang tumama ay mula kay Bonifacio Mariano. Doon noon na-claim kay Jeronimo dahil siya ang pinuno ng pangkat. Tandaan natin na siya ang nakahuli kay Jeronimo, ang Apache leader. Ngayon naman, namatay siya sa pamumuno ni Liserio Jeronimo, kung kaya sinasabing napaka-ironic ng kanyang pagkamatay. Ang pagkamatay ni Loton ay may iwasan, sana, kung nakinig siya sa staff niya. Matangkad na tao si Loton, tandaan natin, 6'3 ang height niya, at sinuot niya ang complete uniform at yellow na raincoat at white na sombrero sa labanan sa paye. Tumawa pa siya sa kasama niyang nagbabala sa kanya, hanggang sa sumigaw siya ng, "I am shot," at bumagsak sa kamay ng isa sa kanyang staff. Ayon sa libro na Revered Commander, Malign General, The Life of Clarence Ransom Edwards, lumapit si Loton sa trenchera upang tignan ang sitwasyon. Tandaan na, suot niya ang yellow na raincoat, white na helmet at 6'3 ang height. At huwag natin kalimutan, kumpleto pa ang uniform niya. At may tinulungan pa siyang sundalo at bumalik ulit malapit sa trenchera ng mga Pilipino. Tandaan natin ha, 300 yards ang layo, upang i-encourage ang mga sundalong Amerikano. Bigla na lang kumaway si Loton sa hindi tipikal na paraan. Lumapit si Captain King at sinabing, "What's the matter, General?" At sumagot siya ng, "I am shot." At tumugon siya ng, "Where?" At sinabi naman niya, "Through the lungs." At within 3 minutes, namatay na siya. Si Loton ang pinakamataas sa Amerikanong officer na napatay noong Philippine-American War. Una siyang inilibing sa Paco Cemetery sa Maynila at dinala sa US noong January 1900s at inilibing siya sa Arlington National Cemetery sa Washington, D.C. Upang alalahanin si Loton, inilagay ng American Colonial Government ang kanyang muka sa 50 peso bill at upang alalahanin ang yumaong general, pinalitan ang pangalan ng dating Plaza de la Cuartel bilang Plaza Loton. Hanggang sa pinalitan ulit ito ng pangalan bilang Liwasang Bonifacio noong 1963. Si Liserio Jeronimo ay susuko rin sa mga Amerikano nang mahuli si Emilio Aguinaldo sa Isabela at magiging tauhan ng Philippine Constabulary. Isa siya sa mga magpapasuko sa mga revolusyonaryong Pilipino at naging rason sa pagkagapi at pagkamatay ni General Luciano San Miguel. Hindi na nga mabubura sa pahina ng kasaysayan ang mga nagawa ni Liserio Jeronimo at ng kanyang mga kasama na inilarawan ni Loton bilang mga disadvantage daw, tulad na lang nakawalan ng bala at disiplinang militar. Ngunit sila raw ang pinakamatapang na tao na nakita niya. Maaalala rin na sinabi ni Loton ang isang quote mula sa interview niya sa The Anti-Imperialist Magazine na isinulat ni Edward Atkinson na, "The Filipinos are a very fine set of soldiers." Tandaan natin ha, "The Filipinos are a very fine set of soldiers." Kabogno, pinuri tayo ng kalaban. Kabogno, pinuri tayo ng kalaban. Kasalukuyang tinatawag pa rin Plaza Loton o Loton ang Liwasang Bonifacio at isang kalye sa Makati papuntang BGC o Bonifacio Global City ang nakapangalan pa rin sa kanya, ang Loton Avenue. Sa kasalukuyan din, may isang lungsod sa Oklahoma ang ipinangalan sa kanya, isang kalsada sa San Francisco at isang baryo sa Havana, Cuba. Ang Cuba ay dati rin sinakop ng Amerika bago formal na pakawalan noong 1902. Nagbago man ang panahon, nararapat naman itong palitan ng pangalan para sa isa sa pinakadakilang bayani ng Pilipinas na si Andres Bonifacio. Kung may mga lugar na ipinangalan kay Loton, may kalye ding nakapangalan kay Bonifacio Mariano, ang nakapatay sa kanya sa San Mateo Rizal, at may monumento at paaralang nakapangalan kay Liserio Jeronimo sa Montalban, kasalukuyang Rodriguez Rizal at sa lungsod ng Maynila. Ngayon nalaman na natin ang kasaysayan ng Liwasang Bonifacio na dating Plaza Loton, naway huwag natin kalimutan ang kasaysayan ng pangalan ng mga plaza o kalye sa ating lugar. Ikaw, ano ang kwento ng kalye mo? Okay, shoutout nga pala kay username Tito Macdo. Maraming salamat sa pag-notice at pag-callout sa akin doon sa isa kong video. May nasabi pala akong mali. I didn't notice it and I have corrected it. Maraming salamat po ulit. At shoutout din pala kay Aris Almoninha, Joy,
Amiel Joseph at Arisa Janelle Almoninia. Okay, at ang isa pa na si Raymond Angelo Tayag. At marami pa tayong matututunan sa mga susunod nating mga videos tungkol sa mga bagay na hindi masyadong natatalakay sa ating mga paaralan at sa ating araling panlipunan lessons. Okay, maraming salamat. See you again sa ating susunod na video.